Ang Tugatog ng Buhay. Kabanata 2217. Sa pagkakataong ito, handa na siyang patayin si Alex gamit ang Chaos Bell na ito. Nang makita ni Alex ang eksenang ito, natuwa siya. Talagang tinulungan siya ng Diyos. Hindi man lang siya umiwas, diretsong sinalo ito ng kanyang kamay. Boom! Tarat-tarat! Sa sandaling yakapin ng mga kamay ni Alex ang Chaos Bell, isang malaking puwersa ang nalipat sa kanyang katawan. Halos parang bulalakaw ang tumama dito, lumipad ang buong katawan niya. Isang malaking butas ang nontog sa dingding ng Sunset Shrine. Si Alex at ang Chaos Bell ay bumagsak at nawala. Sa kabutihang palad, ang babae ay sumanib sa katawan ni Alex. Igit pa rito, salamat sa impenetrable defense ni Alex at sa mystic armor ng Genbo, hindi siya madaling napatay. Ngunit nakita rin niya na ang babae ay medyo sopistikado kaya't siya ay nagpakapatay. Tumalsik si Donovan habang nakatingin. Iyon ang kanyang Chaos Bell. Umakyat siya, sinusubukang kunin ang Chaos Bell. Ang babaeng nakaasol, gayunpaman, na nakikita siyang parang isang hindi matatalo na maliit na malakas na lalaki, tila medyo galit. She then said to Athena, Ate, mukhang maganda pa ang mata mo. Ang mga banal na pinili mo lahat ay may ilang uri ng kakayahan. Ngunit, ito na ang wakas. Sa pagkakataong ito, ang asol na gasuklay na buwan sa paligid niya ay biglang lumabas ng marahas. Boom! Tarat-tarat! Tinamaan ito si Donovan. Bilang resulta, isang napakalaking nakanganga na hukay ang nagbukas sa bakuran ng dambana. Wala na si Donovan. Para siyang nagsingaw. Dinawi ng blonde na babae ang curved blue moon. Na may kakaibang ngiti sa kanto ng kanyang buwan, sinabi niya kay Athena, Mahal kong kapatid, ikaw at ako dapat ang pinakamalapit sa magkakapatid. Dapat magkampihan kami pero tingnan mo kami ngayon. Para sa isang patay na lalaki, kaming magkakapatid ay lumaban sa loob ng libu-libong taon. Worth it ba siya? Artemis, ginawa ko ito para sa iyo, sagot ni Athena. Ang babaeng nasa harapan niya pala ay sariling kapatid ni Athena na si Artemis. Para sa akin. Pagkatapos ibigay mo sa akin ang natitirang mga pape na immortal ng Bromensek at maaakay kita sa kaluwalhatian ng mga panahon. Nakangiting sambit ni Artemis. Si Athena, gayunpaman, ay mahigpit na tinakpan ang kanyang mga labi. Maya-maya, nagsalita siya na parang pinakawala ng hininga. Kalimutan mo na, Artemis. Ang aking pisikal na katawan ay nawasak. Ang katawan ng pape na walang kamatayan ay hindi maaaring sumanib sa aking banal na kapangyarihan. Pagkatapos ng mahabang laban, kailangan kong magpahinga. Dapat akong bumalik sa santuwaryo. 2,000 taon na ang nakalipas at ngayon ay natupad ko na ang pangako ko sa kanya. Artemis, kapatid ko. Dahil gusto mo ang iba pang mga pape na immortal, kunin mo silang lahat. Sa kamay ni Athena ay dumating ang isang kristal na susi na kumikinang sa liwanag ng mga bituin at buwan. Tuwang-tuwa si Artemis at agad na lumapit dito. Medyo natarante siya noong una. Masyado bang naging maayos ang lahat ng ito? Noon ay tila nasa kakilakilabot na kalagayan ang katawan ni Athena. Ang banal na kapangyarihan ay tumagas mula sa tila isang bulsa na may mga butas. Maging ang kanyang katawan ay tila pumutok ng mabilis na lumabas ang dugo mula sa bitek na balat at nabahira ng pula ang kanyang damit. Napaluhod si Athena. Tumingin sa kanya si Artemis na parang may iniisip na malalim. Sa sumunod na segundo, hindi mahawakan ni Athena ang kristal na susi at nahulog ito sa lupa. Sa pagkakataong ito, si Artemis ang unang nakapulot nito. Ate, salamat sa pagbibigay mo sa akin ng susi. Biglang bumulaga ang kristal na susi ng isang gintong ulap ng liwanag na agad na bumalot kay Artemis. Sa sahig ng Sunset Shrine kung saan nakatayo si Artemis, ang banal na bakal ay lumabas, ganap na ikinulong si Artemis. Tawag. I-freak. I-click. I-subscribe kwentong nobela. Kabanata 2218. Ito ay santuwaryo ng Rashomon. Si Artemis ay ikinulong ng banal na bakal. Nang pumiglas siya ng husto, ginamit ang lahat ng kanyang lakas upang sabog ang banal na hola na bakal.
Sa kasamaang palad, bagamat winalis niya ang lahat, ang kanyang kapangyarihan ay walang epekto sa banal na bakal na ito. Sa katunayan, ginawa rin niyang scimitar ang asul na tubig na kurbadong buwan sa paligid niya at marahas na hinampas ang banal na bakal. Ang lahat ng kanyang mga pag-atake ay tila tumama sa kawalan, gayunpaman. Di kahit isang tunog ay hindi makagawa na parabang ang banal na bakal na ito ay wala. Gayunpaman, nagawa nitong ikulong ang kanyang katawan. Sa sandaling ito, sa wakas ay naunawaan na ni Artemis. Ang kanyang kapatid na si Athena ay nagpanggap na inakay siya sa Sunset Shrine. Gusto niyang tumayo sa ganitong posisyon para makuha ang kristal na susi. Di man. Di asterisk man, Athena, tuso ka pa rin gaya ng fox. Kaya naman, sumuko siya sa pagputol ng banal na bakal. Sa puntong ito, alam niya na hindi niya kayang buksan ang santuwaryo ng Rashomon sa kanyang kakayahan. Ito ay isang special na holo sa pagitan ng tunay at hindi totoo. Sa kasamaang palad, hindi mahusay si Artemis sa special domain. Ang paggamit ng malupit na puwersa ay hindi epektibo. Ilang beses umubo si Athena at samuka ng subo ng dugo. Hawak ang kanyang setro, tumayo siya. Artemis, maiintindihan mo ako. Baliw ka. Nababaliw ka na, sigaw ni Artemis. Sinasak mo talaga ang laman ng tatay ko para hulihin ako at Pal Abasin. Ang katawan ng babaeng ito na walang kamatayan ay hindi makatiis sa iyong banal na kapangyarihan. Hindi ka magtatagal. Tumawa si Athena. Hanggat ligtas ka, hindi mahalaga kung ano ang mangyari sa akin. Baliw, baliw, psycho. Galit na sigaw ni Artemis. Si Athena ay kilala bilang diyosa ng karunungan at ang kanyang mga pamamaraan ay walang hangganan. Kaya sa loob ng 2,000 taon na siya ay nakulong sa impyernong kaharian na ito, naging maingat si Artemis sa kapatid na ito. Sa pagkakataong ito, nang makitang malapit na siyang mamatay, na ang kanyang pisikal na katawan ay nawasak at nawala, ang mahigpit na mga tali sa kanyang puso ay tuluyang kumalas at kinuha niya ang kristal na susi. Sa hindi inaasahan, ito ay talagang isang checkmate, isang sitwasyong inilatag ni Athena sa kabayaran ng kanyang sariling buhay. Bakit hindi mo maintindihan? Bakit hindi mo ako maintindihan? Ang nakaraang mundo ay tiyak na mapapahamak. Ang Undead Queen ay ang kinabukasan ng mundo. Malapit na ang muling pagbubukas ng sanctuary. Ayaw mo bang iligtas ang kapatid mo? Athena, bitawan mo ako. May paraan ako para mabuhay ka ulit. Napailing na lang si Athena. Sa panahong tulad nito, maging ang muling pagbubukas ng santuwaryo ay magiging walang kabuluhan. Huminga siya ng malalim. Dahan-dahan siyang tumayo. Pag-iliw na sumayaw ang kulay ube niyang buhok. Ang bitik na balat sa kanyang katawan ay mabilis na gumaling at ang kanyang dagwang hitsura ay biglang napalitan sa orihinal na walang kamali-mali na purple na buhok na kagandahan na tila siya ay may nagamit na supernatural na kakayahan sa paglilinis sa sarili. Niloko ka na naman. Athena, isa ka lang drama queen. I really doubt na may natitira pang totoo sa katawan mo. Matapos itong makita, saisubog na si Artemis sa sobrang galit. Sinungaling, malaking sinungaling. Sa kanyang katalinuhan, paanong hindi siya makakasabay sa kapatid na ito? Kasuklam-suklam, masyadong kasuklam-suklam. Natatawang itinaas ni Athena ang gintong setro sa kanyang kamay. Isang alo ng gininto ang banal na kapangyarihan ang lumabas at ibinuka niya ang kanyang bibig, sumisigaw, bumalik ka sa aking sagradong lupa. Sa labas ng dambana ay si Alex na naglalaro na patay. Matagal na niyang dinala ang Chaos Bell sa palasyo ng pag-iisip o sa halip, ang Chaos Bell ay nabigo na makatiis sa tukso ng Chaos Tree. Pagkatapos ay tumakbo ito palayo sa mismong palasyo ng isip. Tulad ng para sa koneksyon ng kaluluwa sa pagitan ng Donovan at ng Chaos Bell, automatiko itong naputol. Ano? Bilang isang magic weapon, paano mapuputol ang koneksyon sa master ng mag-isa? Hindi ba ito isang paghihimagsik? Ngunit, ang Chaos Bell ay isang napakalakas na pag-iral na may kamalayan sa sarili. At tama si Artemis tungkol sa isang bagay, nasira nga ang Chaos Bell. Mayroong ilang mga bitek dito, at hindi lamang ito ngayon ay hindi gaanong epektibo, ngunit ang haba ng buhay nito ay nabigo din.
Kabanata 2219. Kung hindi ito nakakuha ng epektibong pag-aayos, maaari itong ganap na bumagsak isang araw. Kaya ang hitsura ng Chaos 3 ang tagapagligtas nito. Naturally, hindi nito mapalampas ang pagkakataon o maaaring wala na sa susunod. Sa ilalim ng gayong mga kalagayan, normal lamang na ang Chaos Bell ay direktang sumuko kay Donovan. Samantala, hindi pa talaga patay si Donovan. Nasa kamay niya ang Five Elements Flag. Ang likas na espiritual na kayamanan ay mas malakas kaysa sa isang banal na sandata. Hindi lamang ito nagkaroon ng kakayahang basagin ang kawalan, ngunit mayroon ding mahiwagang kakayahang maging hindi nakikita. Pinayagan pa nito si Donovan na magtago sa loob nito, iniiwasan ang pagtugis. Sa makatuwid ng hampasin siya ni Artemis ng Blue Moon, hindi nito mapatay si Donovan. Ngayon, ginamit niya ang kakayahan ng Five Elements Flag para dahan-dahang lumipat sa labas ng templo. Gusto niyang bawiin ang Chaos Bell. Pakiramdam niya ay maaaring patay na si Alex sa mga oras na ito. Kaya, binalak niyang kunin ang Chaos Bell kasama ang Chaos Pearls at ang Chaos Tree. Napakagandang pagkakataon. Bilang resulta, nang matagpuan ni Donovan si Alex at lilipat na sana, ang boses ni Athena ay dumating sa gitna ng banal na bulwagan. Kasabay nito, isang gintong banal na kapangyarihan ang sumugod sa katawan ng dalawang tao. Hindi tulad ng mga naunang banal na pakpak, mas malakas pa ito sa pagkakataong ito na kayang kontrolin ang mga katawan ng direkta. Hindi sila makagalaw. Ang lolo mo. Untik nang magkakos si Donovan. Sa tingin mo ba madali para sa akin? Gusto ko lang ibalik ang pag-aari ko. Bakit ang hirap? Sa kasamaang palad, kahit na ito ay isang sumpa, maaari lamang niyang isipin ang tungkol dito at hindi maaaring magmura. Sa kasalukuyan, silang dalawa ay hindi lamang mga santo ni Athena kundi pati na rin ang kanyang mga puppet. At kaya niyang gawin ang anumang gusto niya. The asterisk man ito, ano na naman ba ang sinusubukan nitong gawin ni Athena? Inis din at walang magawa si Alex. Siguradong hindi matutuwa ang sino mang makatagpo ng ganoong bagay kahit noong una ay nagpakita ng kabaitan si Athena sa kanya. Gayunpaman, sa mata ng matataas at makapangyarihang mga Diyos na ito, ang isang tulad niya ay isang maliit na nunal. Gayunpaman, sa sandaling ito, ang siyam na gininto ang core sa kanyang katawan ay lahat ay humiwalay sa kanilang mga acupuncture point na may dagendong. Isang pogen ng mga ipinagbabawal na spells ang nabuo sa kanyang katawan. Ang operasyon ng hurno ay naapektuhan din ng banal na kapangyarihan ni Athena, ngunit ang 10-point forbidden spell ay isinilang upang labagin ang mga alituntunin ng bawal. Bagamat wala pa sa lugar ang 10-point forbidden spell ni Alex, ang pagsira sa pagkakakulong ni Athena ay dapat na isang oras lang. Isang bagay lang ang medyo nag-alala sa kanya, matutuklasan kaya siya ni Athena kapag nasira niya ang pagkakakulong, kaya natuklasan ang kanyang mas malaking sikreto. How about? We wait and see kung ano ang mangyayari. Kapag naubusan na talaga tayo ng mga pagpipilian, maaari nating pilitin na sirain ang pagkakakulong. At ganoon din, sina Alex at Donovan parehong parang dalawang totoong puppet ay tinawag ni Athena para pumasok sa loob. Pagpasok nila, goodness! Sa loob ng dambana ay isang bundok ng mga bangkay at dagat ng dugo. Lahat ng mga puppet na immortal na sumugod noon ay patay na lahat. Isang gintong porma sayon ang binuksan sa templo na may 9,900 at 99 na banal na bakal na bumubuo ng kakaibang hola at ikinulong si Artemis sa loob. Ang mga tanikala ay gawa sa banal na bakal. Iginapos nila ang kanyang mga kamay at paa pati na rin ang kanyang hubog na katawan. Nakabitin siya sa isang malaking zigzag posture. Ang manipis na asol na kamiseta na may hangganan ng banal na bakal ay kumapit sa kanyang katawan at mayroon pa itong kaunting basa-basa. Nalantad ang magkabilang magagandang jade legs ni Artemis. Bukod dito, ang balangkas ng kanyang pangitaas na katawan ay pumukaw at magpapasigla sa sinumang lalaki. Tawag. I pre. I-click. I subscribe kwentong nobela. Kabanata 2220. Ugh. Pupunta ako. Iyan ay isang napakagandang babae.
Maging si Alex isang lalaking dati sa magagandang babae ay hindi makalaban sa Penanubik na magnakaw ng ilang sulyap sa kanya. Gayunpaman hindi nagtagal ay naakit siya ng iba pang mga imahe. Ang gininto ang porma sayon sa lupa ay mukhang hindi komplikado. Sa kakaibang enerhiya na hindi lamang pumatay sa lahat ng mga papay na immortal sa loob ng maikling panahon, nakolekta din ito ang mga laman at dugo ng mga papay na immortal na ito. Ang enerhiya na nakapaloob sa loob ay muling nagpuno sa diagram ng pagbuo sa loob ng santuwaryo ng Rashomon. Nakakamatay na chi. Damang-dama ni Alex ang isang napakasamang sangkap sa loob ng mga enerhiyang ito. Bago ito, kapag ito ay nakakabit sa katawan ng papay na walang kamatayan, ito ay hindi masyadong maliwanag. Sa ilalim ng epekto ng pagbuo ni Athena, gayunpaman, ang mga sangkap na ito ay pinaghiwalay at dinalisay ng orihinal, at ipinakita nito ang kalikasan nito. Biglang naalala ni Alex na sinabi ni Athena na ang mga papay na immortal ng Brahman sect ay contaminado ng ilang uri ng demonyong uod ng undead plant, kaya ang masamang nakamamatay na chi na ito ay malamang na nagmumula sa loob nitong abyssal demon bugs. Ito ay isang sangkap na ilang beses na mas malakas kaysa sa nakamamatay na chi ng undead clan. Abyssal demon bugs mula sa kailaliman. Anong uri ng nakakatakot na lugar ang maaaring maging abyss na ito? Hindi naglakas loob si Alex na isipin. Sa sandaling ito, siya at si Donovan ay parang mga puppet sa mga kwerdas na kinokontrol ni Athena, muling pumasok sa dambana at lumapit sa gilid ng porma sayon. Hindi nagsalita si Athena with just an intention, sabay na inabot ni Alex at Donovan ang kanilang mga kamay. Pagkatapos nito, kinuha ni Athena ang kanyang setro at gintong kalasag at itinapon ang mga ito. Nakuha ni Alex ang setro habang si Donovan ang nakakuha ng kalasag. Artemis, na-brainwash ka ng undead. Sa iyong kaluluwa, mayroon ng tatak ng undead queen at ikaw ay naging tagasunod niya. Ang gagawin ko ngayon ay dalisayan ka para maipanganak kang muli at mabawi ang iyong kalayaan. Umalangaw-ngaw ang boses ni Athena. Tumingin siya kay Alex at Donovan. Susunod, aasa ako sa iyo, aking mga mandirigma. Napuno ng kalungkutan ang puso ni Alex. Siya ngayon ay ganap na nataranta. Ang gintong setro na ito ay kakaiba ang taas, posibleng mahigit 3 metro ang taas. Ito ay mabigat at nang hawakan niya ito sa kanyang kamay, naramdaman niya ang napakalaking banal na kapangyarihang bumabare na patungo sa kanyang katawan na nagpalakas sa kanya. Gayunpaman, ito ay hindi sa kanyang sariling gawa. Siya ay ganap na naging instrumento ni Athena. Ang gintong setro at ang malaking gininto ang kalasag ay sabay na isinaaktibo. 2 gintong ilaw ang sumikat sa kulungan ng Rashomon. Nanginig ang katawan ni Artemis at agad siyang nagpakawala ng malungkot na sigaw. Wow! Sa likod ni Athena, lumitaw ang isang pares ng napakalinis na puting malalaking balahibo na pakpak. Isang banal na puting liwanag ang bumalot sa kanila at sa wakas ay naging hindi mabilang na puting liwanag na anino, dibulibo sa kanila tulad ng liwanag ng espada ang bumaril kay Artemis. Nakatoon sa oras, pinahintulutan ng kamatayan. Ako, para sa isa, ay hindi kailanman mabubulok sa kailaliman. Ah! Iyon ang huling sigaw ni Artemis. Marahas siyang nagpumiglas, halos magkapira-piraso ang manipis niyang asul na sando. Ang kanyang perpektong katawan ay naging mas kaakit-akit, ngunit sa ibabaw, isang bagay na masama at puno ng kamatayan ang lumabas. Ito ay ang Abyssal Demon Bugs. Isa itong siksik na grupo ng Abyssal Demon Bugs. Para silang abo ng mga patay. Kung sinabi ng isa na si Artemis ay napuno ng pang-aakit ng isang babae, isang pambihirang hiyas ng isang nakamamanghang kagandahan na naging dahilan upang ang puso ng isang tao ay gumawa ng matinding pagnanais na angkinan, ngayon lang siya nagbangon ng nakakatakot na pakiramdam ng takot. Ang isang creepophobic na tao ay tiyak na hindi makatiis. Hindi nagawang kumbansihin ni Artemis si Athena na magbago ng isip. Sa wakas ay inilagay niya ang kanyang mga mata kay Alex at Donovan. Payag ba talaga kayong gamitin ni Athena? Kabanata 2221. Hindi kanya tunay na banal kaya hindi mo na kailangang makinig sa kanyang mga salita. Tulad ng nakikita mo, ang aking kapatid na babae ay, sa katunayan, ay walang paggalang sa iyo.
isang sanglaka lang. Pinlano niyang ilay ang iyong buhay para matupad ang kanyang Demon Boku Sayon. Lahat ng sinabi niya ay mali. Isa siyang drama queen sa huli. Hindi pa huli ang lahat para tumigil na kayo, baka maubos ng spell formation ang inyong laman, dugo, at kaluluwa. Maaari kitang tulungan na mawala pansamantala sa kanyang kontrol at magbukas ng daanan para umalis. Ang mga salita ni Artemis ay labis na nagulat kina Alex at Donovan. Sa epekto ng setro at gintong kalasag, naramdaman nila ang chi sa kanilang mga katawan na patuloy na umaagos palayo. Ang chi energy ay umaagos palayo sa sandaling ito, ngunit hindi ba iyon ay katumbas ng pagkawala ng kanilang mga buhay matapos ang chi? Walang gustong mamatay. Huwag kang mag-alala, sabi ni Athena. Magiging maayos din kayo. Maghintay ka lang dyan. Dinagdagan niya ang output. Pinaganya ni Artemis ang Mystic Art. Pagkatapos ng lahat siya ay nakababatang kapatid na babae ni Athena kaya hindi siya mahina sa anumang pamantayan. Kahit na siya ay nalinlang at nakulong sa loob ng Rashomon, nasa kanya pa rin ang kanyang trumpo. Iniluwa niya ang isang sinag ng asol na liwanag mula sa kanyang bibig, isang mahiwagang kayamanan. Agad itong nawasak sa sarili, inalog ang espasyo at pinasabog ang isang special na butas mula rito. Pitch black, walang nakakaalam kung saan ito humantong. Pansamantalang hindi pinaganya ng pagsabog ang confinement spell kina Alex at Donovan. Pumunta ka! Sigaw ni Artemis. Sa sumunod na segundo, muling nagliwanag ang gininto ang liwanag kay Athena na bumalot kina Alex at Donovan. Swoosh! Tumalon si Donovan dito. Medyo mabagal si Alex dahil medyo natakot siya sa siksikan na abyssal demon bugs kay Artemis. Subconsciously, naisip niya na may malubhang kahihinatnan kung susuko siya sa pagtulong kay Athena pagkatapos makinig sa mga salita ni Artemis. Gayunpaman, ang uri ng labanan sa harap ng kanyang mga mata ay hindi maaaring salihan ng isang mahinang tulad niya. Gusto pa niyang manatiling buhay. Marami pa siyang tao at bagay na hindi niya kayang bitawan. Kaya naman, tumalon din siya sa spatial black hole. Gayunpaman, ang gayong kabaitan ay nagdulot sa kanya ng pagkawala ng pagkakataon dahil binasag ni Athena ang spatial black hole. Kung si Alex ang susugurin ngayon, malamang ay mapubutan siya ng ulo. The Asterisk Man, ako talaga ang pinakakawawa. Puli na para magsisi si Alex. Bakit naging malambot ang puso niya? Hay ganda. Gusto mo bang magpasabog ng isa pang daanan para makaalis din ako? Nagmamadali niyang sabi kay Artemis. Umisi si Artemis. Hindi ka magkakaroon ng pagkakataon. Bagamat nawala ang isang kalasag, sapat na iyon para mapasa iyo ka. Bibigyan kita ng maluwalhating kamatayan. Noon lang napansin ni Alex na kinuha ni Donovan ang gintong kalasag ni Athena. Nang makitang si Artemis ay naging walang takot at muling nanigas dahil sa malakas na pag-alalay, si Alex ay nagsimula na ring magdesisyon. Mabuti. Ikaw lang ang lapdog ng undead queen na iyon. Sa tingin mo ba natatakot ako sa'yo? Kahit na ang undead queen ay kailangang lumuhad kung siya ay lalapit, pabayaan ang isang lingkod na tulad mo. Ano ang sinabi mo? Galit na galit si Artemis. Kung ang mga titig ay maaaring pumatay ng mga tao, si Alex ay namatay ng maraming beses. Nagkatinginan sila ni Alex. Ngayon, ang pogyan ng mga ipinagbabawal na spell na nabuo ng 99 na gintong core sa kanyang katawan ay umiikot ng ligaw. Nakangiting sabi niya, sabi ko, you're someone else's lapdog. Woof, woof, woof. Paano naman? Lumabas ka at kagatin mo ako kung sa tingin mo kaya mo. Pagkasabi noon, sinabi niya kay Athena, Maskara, sabihin mo sa akin kung ano ang gusto mong gawin. Makikipagtulungan ako sa iyo ng buo at sisiguraduhing papatayin ang taksil na ito ng sangkatauhan. Sinabi ni Athena, hindi ko siya papatayin. Si Artemis ay ang aking maliit na kapatid na babae. Gusto ko lang siyang tulungan na maglinis. Umagalpak ng tawa si Artemis. Mortal brat, narinig mo ba yon? Hindi mo ako mapapatay. Hindi ka rin magkakaroon ng pagkakataon. Hintayin kitang patayin. Kaya kitang patayin kahit na nalinas na ako.
Napakamot ng ulo si Alex at napabuntong hininga, ibig sabihin wala nang puwang para sa negosasyon. Nagsanib puwersa kayong magkapatid para linlanggan ang isang tapat na lalaking tulad ko. Pagkasabi noon, bigla niyang ibinato ang setro sa lupa na may kalabog. Nabawi na niya ang kanyang kalayaan. Tawag. I-click. I-click. I-subscribe kwentong nobela. Kabanata 2222. Klang. Itinapo ni Alex ang gintong setro ni Athena sa lupa na parabang ito ay isang basura. Natatalo ako. Tapos na ako dito. Napatulala si Athena. Hindi umubra ang pagpapatawag ng My Own Goddess. Ito ay imposible. Ang paglilinang nitong munting lalaki na nauna sa akin ay hindi pa umabot sa yugto ng immortalisasyon, kaya paano siya nagkaroon ng kakayahang iyon? Gayunpaman, matapos mawala ang basbas ng setro sa kamay ni Alex, ang presyon ni Artemis ay bumagsak ng husto na naging sanhi ng pagbaba ng lakas ng pagkakulong ni Rashomon ng sabay-sabay. Kaya naman, mabilis siyang makakatakas sa holo kapag na-activate niya ang Mystic Art. Nagmamadaling kinuha ni Athena ang setro, ginamit ito para harangin si Rashomon. Gayunpaman, ito ay lubhang nakakapagod dahil kailangan niyang gamitin ang kanyang mga pakpak habang ginagamit ang setro. Bukod dito, masasabi ng isang tao na ipinaglalaban ni Athena ang kanyang buhay. Dummy, I don't harbor any ill intention against you, sabi niya kay Alex. Bilisin mo halika at tulungan mo ako saglit. Nakita mo na rin sila. Ang abyssal demon bugs kay Artemis ay kasuklam-suklam. Kung ang mga bagay na ito ay hahayaang umunlad sa kalooban, ang mga tao ay mapapawi. Kaya ang mga kulisap ng demonyo sa kanya ay dapat na dalisin. Umisi si Alex. Ano? Dapat ko bang hintayin na dumating siya at patayin ako noon? Huwag mong hayaang lokohin ka ng mga salita niya ngayon. Nawala na siya ngayon sa sarili matapos kontrolin ng mga demonyo ang kanyang isip. Kapag tapos na ang paglilinis, siguradong hindi ka papatayin ni Artemis. Ipinapangako ko. Nagkibit-balikat si Alex. Sa palagay ko ito ay isang bagay na dapat pangasiwaan ninyong magkakapatid sa inyong sarili. Ang isang tagalabas na tulad ko ay hindi dapat makilahok. Binalak niyang ilantad ang 10-point forbidden spell kanina. Sa hindi inaasahan, ang kapangyarihan ni Athena ay sa halip ay dumami pagkatapos niyang gamitin ang setro na naging dahilan upang mahulog si Artemis sa mas mahirap na kalagayan. Kaya naman, natural na hindi niya kailangang ibunyag ang kanyang mga sikreto. Nakaharap sa isang sinaunang. Diyos, ang panganib ay masyadong malaki. Hindi siya pumunta at nagpaabot ng kamay. Sa halip, mabilis niyang tinipon ang mga batas na bato sa lupa. Masyadong marami sila. 10,000 batas na bato ang nakatambak na parang basura sa lupa. Ang galing. Pagkatapos kong mangulekta ng mga batas na bato, magpapalusot na lang ako. I don't care if you sisters start killing each other. Akala niya. Lumingon siya pagkatapos kunin ang huling batas na bato, napansin lamang niya ang mga linya ng pulang bitek na lumilitaw sa katawan ni Athena. Tila hindi na makayanan ng kanyang katawan ang banal na kapangyarihan muli tulad ng dati. Samantala, napasigaw si Artemis sa sobrang takot. Athena, anong ginagawa mo? Baliw ka ba? Sinusubukan mong sunugin ang banal na pinagmulan para manatili ako rito sa pamamagitan ng puwersa kahit na mamamatay ka na. Wala akong choice, Artemis. Kung hindi kita matutulungang maglinis, maipapanatili ko lang dito magpakailanman. Hinding hindi kita papayagan na maging lapdog ng Undying Clan at magdulot ng malaking pinsala sa mundo. Huwag kang matakot, nandito si Sis para samahan ka. Hindi ka mag-iisa kahit patay ka na. Baliw ka. Gayunpaman, nakita niya na patuloy na sinusunog ni Athena ang kanyang Divine Source. Samantala, ang kanyang enerhiya ay pinagpala sa Rashomon. Pagkaraan ng ilang sandali, masisira talaga siya kasama nito. Tumingin siya kay Alex, ang tanging naruroon na makakatulong sa kanya. Brat. Koy, taong brat. Kinakausap kita. Halika at tulungan mo ako. Kung tutulungan mo akong pigilan siya, tatanggapin ko ang isang kahilingan mula sa iyo.
Maaari kitang biyayaan ng dugo ng Diyos upang angkinan mo ang linya ng dugo nito at maging miyembro ng banal na tribo. Ang mga tao ay maaari lamang manabik sa isang bagay na tulad nito sa kanilang mga panaginip, isang kapalaran na maaari mo lamang makatagpo ng isang beses sa isang buhay. Natigilan si Alex saglit. Bigla niyang naalala ang alamat tungkol sa Olympus. Hindi kaya kayo tunay na tao? Nagulat si Alex. Noong una, hindi kami tao, kami ay mula sa banal na tribo pagmamalaki ni Artemis. Alam mo ba kung ano ang isang banal na tribo? Ang banal na tribo ay likas sa isang mataas na kabayo na nakatingin sa mga mortal. Kayong mga tao, sa kabilang banda, ay parang langgam lang bahagi ng ating minamaliit. Umisi si Alex. Kung gayon, bakit maging isang lapdog para sa Undying Clan? Nagmakaawa ka pa sa langgam tulad ko. Si Artemis ay labis na ninsalto. Kung magagawa niya, matagal na niyang sinampal ang kasuklam-suklam na langgam na ito. Gayunpaman, hindi niya maiwasang umasa sa kanya ngayon. Mabuti kung ayaw mong maging miyembro ng banal na tribo. Tingnan mo, maganda ba ako? Masasabi ko sa iyo na ako ang pinakamagandang babae sa santuwaryo. Kung tutulungan mo ako sa pagkakataong ito, maaari kitang pakasalan at ipanganak ang isang banal na tagapagmana. Umiling si Alex. May asawa na ako. Ako ay isang lalaking hinding-hindi mo makukuha. Nagalit si Artemis hanggang sa gusto na niyang samuka ng dugo. At saka, dumura talaga siya ng dugo. Hindi biro ang pag-atake ni Athena. Ang bilang ng mga demonyong bug sa kanyang katawan ay patuloy na dumarami. Maraming mga demonyong bug ang naging itim na ambon sa ilalim ng paglilinis ni Athena at tumagos sa paligid niya, tumangging kumalat. Sa sandaling iyon, sinaktan si Alex ng isang salpo. Kabanata 2223. Matapos makabuo ng selyo gamit ang kanyang mga daliri, inilabas ni Alex ang isang malaking kabaong mula sa kanyang nuo. Ito ang eksaktong Soul Collection Cafe na ipinasa sa kanya ni Saitegarbra. Nayanig ang Soul Collection Cafe ng ang Abyssal Demon Bug sa katawan ni Artemis ay naging isang malaking masa ng lumulutang na itim na ambon matapos talunin ni Athena kanina. Narinig ni Alex ang tawag nito. Sa sandaling ito, lumitaw ang Soul Collection Coffin. Lumitaw ang isang siwang sa makapal na berdeng takip ng kabaong, sinipsip ang lahat ng karumal-dumal na itim na ambon ng nakamamatay na chi papunta sa Soul Collection Coffin. Noon lang naalala ni Alex na hindi simple ang Soul Collection Coffin niya at may nakahandusay sa loob ang disipulo niyang si Anna Coleman mula sa Divine Constabulary. Nagmamadali siyang lumapit para tingnan ito. Nakita niyang hindi sumalakay ang nakamamatay na chi sa katawan ni Anna, ngunit nasipsip agad ito ng Soul Collection Coffin. Nakasuot ng itim at puting suit si Anna sa loob ng kabaong, payapa ang hitsura nito sa mukha. Anna. Samantala, ikinagulat din ito sina Athena at Artemis. Ano ito? Maaaring makuha ng kabaong mo ang pinagmula ng Abyssal Demon Bugs. Natigilan si Athena saglit. Tapos bigla siyang tumawa. Artemis, hindi mo kailangang mamatay. Hindi nakaimik si Artemis. Gayunpaman, ang pinagmula na sinunog ni Athena ay masyadong makapangyarihan. Hindi na niya ito maibabalik. Nagising ang tunay na Diyos. Ang hininga ni Athena. Sa sumunod na segundo, biglang nagliyab ang katawan ni Athena. Ang kanyang buong katawan ay sumambulat ng gininto ang liwanag at ang apoy ay tumaas sa langit. Isang malaking figure ang bumungad sa kanyang likuran. Iyon ang orihinal na hitsura ni Athena na may isang pares ng malalaking pakpak na bumabalot sa kanyang katawan. Ang mahabang sibat at ang gintong kalasag ay nasa kanya rin. Sis, baliw ka ba? Hindi. Sigaw ni Artemis. Dahil ang Soul Collection Coffin ay humigop ng napakaraming nakamamatay na chi, ang isipan ni Artemis ay nagsimulang gumaling ng kaunti. Artemis. Ito ang tanging paraan para iligtas ka. Wala na masyadong oras. Gagamitin ko ang natitirang kapangyarihan para ibalik ka sa santuwaryo para magkaroon ka ng ganap na muling pagsilang. Dummy! Sigaw niya kay Alex gamit ang huling boses niya. May gusto akong ipagkatiwala sa iyo. Kunin ang aking Earth Scepter at ipadala ito sa Olympus. Nandoon ang ating santuwaryo.
Pagkatapos sabihin ang mga salitang iyon, namatay ang bagong katawan ni Athena. Ang napakalaking gintong figure ay naging daloy ng liwanag at sumugod sa katawan ni Artemis. Buzz! Nag-vibrate ang itim na ambon. Ang Soul Collection coffin ay muling sumipsep ng napakaraming nakamamatay na chi. Si Artemis, na natakpan ng mga demonyo kanina, ay nakabawi sa kanyang walang kamali-mali patas na hitsura. Pumikit siya at kumawala kay Rashomon sa isang kisap mata. Sa isang maikling sandali, pinunit niya ang isang walang laman na awang. Ang Lomet ay iba sa mga normal na Void Rift dahil ito ay kulay ginto. Casual na binato ni Artemis si Alex ng isang bagay. Sa sumunod na segundo, sumugod siya sa walang laman na Lomet at nawala ng walang baka sa isang kisap mata. Clang! Ang Earth Scepter ay nahulog sa lupa. Tawag! I-prick! I-click! I-subscribe kwentong nobela! Kabanata 2224. Buzz! Sa ilang sandali, naramdaman ni Alex na parang sumabog ang kanyang isip. Ang Golden Void Rift na pinasok ni Artemis ay naglalaman ng nakakatakot na pinakamataas na enerhiya. Sa sandaling pinasok niya ito, ang asul na damit sa kanyang katawan ay nagkapira-piraso, naging alikabok. Kaya naman, ang huling nakita ni Alex ay ang perpekto, maislan, puting niebe na katawan ni Artemis. Nakita pa niya ang puwetin nito. Maaari bang humantong sa santuwaryo ang gintong walang laman na Lomet na ito? Nakakatakot. Ang nakita lang ni Alex ay hindi lamang ang mga punit na damit ni Artemis, ngunit ang ilang mga accessories sa kanyang ulo at mga mahiwagang kayamanan ay naging slag na nagpapakita ng lakas ng espasyo. Ang Lomet, gayunpaman, sa lalong madaling panahon nawala. May hawak na bagay si Alex sa kamay niya. Ito ang ibinato sa kanya ni Artemis bago sumugod sa Lomet. Hindi ito ang setro ni Athena kundi isang bato. Tila ito ay isang sirang piraso ng bato at ito ay napakabigat. Kahit na ito ay isang maliit na bato na hindi hihigit sa isang hinlalaki, ang bigat nito ay nalampasan ng kanyang imahinasyon. Kahit na sa kasalukuyang antas ng cultivation ni Alex, halos hindi niya ito mahawakan. Bueno, kahit na tumimbang ito ng higit sa 110,000 libra, madali itong nahawakan ni Alex. Sa madaling salita, ang batong iyon na kasing laki ng hinlalaki sa harap ng kanyang mga mata ay tumitimbang ng higit sa 110,000 libra. Ngayon lang. Parang ginamit niya ang bagay na ito para buksan ang kawalan. Nang maalala ni Alex ang mga nakaraang pangyayari, lalo siyang naniwala na ang bato ay hindi kasing simple ng hitsura nito. Nais din niyang makita kung magagamit niya ang gamit para mapunit ang kawalan. Gayunpaman, nabigo siya. Kumamit siya ng iba't ibang pamamaraan mula sa chi, mula sa divine sense hanggang sa isang diskarteng tumutulo ng dugo para kilalanin ang master nito, ngunit walang resulta. Tumangging magbigay ng anumang reaksyon ang kakaibang batong ito. Gayunpaman, maaari niyang isipin na ang piraso ng batong ito ay may hindi pangkaraniwang pinagmulan. Kung hindi, si Artemis, na nasa ilalim ng kontrol ni Athena, ay hindi ihahagi sa kanya ang bato sa huli. Iniligpit niya ang bato at pansamantalang inilagay sa loob ng storage ring. Pagkatapos, pinulot ni Alex ang gintong setro na naiwan ni Athena. Sa pagkakataong ito, sa sandaling hawak ni Alex ang setro, naramdaman niya ang lahat bago magbago ang kanyang mga mata na parabang pumasok siya sa ibang oras at espasyo. Ang nakita niya ay isang kalawakan ng mga maraingal na gusali na may matataas na hagdan at matayog na dambana na itinayo sa gitna ng mga bundok at burol. Ang sinaunang ngunit misteryosong dambana sa harap ng kanyang mga mata ay medyo kahawig ng estilo ng Sunset Shrine. Isang puting malaking kabilugan ng buwan ang nakasabit sa kanyang ulo. Boom! Tarat-tarat! Isang pagsabog sa hangin ang bumasag sa katahimikan. Isang misteryoso, nagminangas na pulang ilaw ang biglang lumitaw sa silangan ng kalangitan. Parang bulalakaw, nabasag nito ang kawalan, kumislap sa kalangitan, at nabasag pa ang ilang taluktok ng bundok bago tuluyang bumagsak sa malalim na bundok. Nakita ni Alex si Athena. Isa itong babaeng kulay lila na may nakamamanghang kagandahan. Natagpuan niya ang lokasyon ng meteor at nakita niya ang pagbabago-bago ng enerhiya na may bahagyang ningning sa loob ng malaking bunganga na nagbuga ng puting usok.
Nagtataka namang naglakad si Athena at pumulot ng bato. Kabanata 2225. Ang batong ito ang bahagyang kumikinang. Ang batong ito ang nakuha ngayon ni Alex. Habang nagpatuloy ang mga eksena, maraming bagay ang nakita ni Alex. Nakita niyang pinulot ni Athena ang bato at inilagay sa kanyang setro. Nakuha pa ni Athena ang ilang uri ng kapangyarihan mula sa bato at ang kanyang lakas sa pakikipaglaban ay sumulong ng mabilis. Ang kanyang lakas sa pakikipaglaban sa una ay mahina nang siya ay nasa lugar kung saan siya nagmula. Masasabing nasa rock bottom siya. Gayunpaman, pagkatapos matanggap ang tulong ng mahiwagang bato, siya ang naging pinakamataas na mandirigma doon. Ang lugar na kanilang kinaroroonan ay kilala bilang sanctuary. Gayunpaman, isang hindi inaasahang insidente ang naganap isang araw. Walang nakakaalam kung ano ang nangyari, ngunit ang banal na kapangyarihan sa buong sanctuary ay mabilis na nabawasan. Sa una, maaaring makuha ng sanctuary ang muling pagdadagdag ng banal na kapangyarihan mula sa malayong mabituing kalangitan sa pamamagitan ng ilang kakaibang pamamaraan. Ang malayong mabituing kalangitan ay ang tinubuang bayan ni Athena at ng iba pa. Gayunpaman, mula noong araw na iyon, ang sanctuary ay hindi na masipsip ang banal na kapangyarihan. Bilang bahagi ng banal na tribo, si Athena at ang mga miyembro nito ay hindi mabubuhay kung wala ang muling pagdadagdag ng banal na kapangyarihan. Sa pagbaba ng banal na kapangyarihan, ang mga katawan ng tribo ay unti-unting humina hanggang sa puntong ang sanctuary ay malapit nang maging hindi angkop para sa kaligtasan. Gayunpaman, wala silang ibang lugar na mapupuntahan maliban sa sanctuary. Sa katunayan, ito ay dahil sila ay mga miyembro ng tribo na pinalayas ng banal na tribo. Ang nakakapagtaka lang ay mukhang hindi apektado si Athena sa anumang paraan. Hindi lang siya nanghina, ngunit ang banal na kapangyarihan sa kanyang katawan ay lalong lumakas. Kasabay nito, maayos din ang pisikal na kalagayan ng hindi mapaghihiwalay na kapatid na babae ni Athena, si Artemis. Lumipas ang oras. Makalipas ang ilang buwan, ang banal na kapangyarihan sa loob ng sanctuary ay naging mas mahina, ngunit hindi pa rin ito nakakakuha ng bagong banal na kapangyarihan. Sa oras na iyon, ang master ng sanctuary, na siya ring ama ni Athena, ay nagpa siya na Isil ang sanctuary. Sa ganitong paraan lamang nila mapangalagaan ang buhay ng mga miyembro ng tribo hanggat maaari. Samantala, ipinagkatiwala ng mga miyembro ng tribo ang dalawang malusog na kapatid na babae, sina Athena at Artemis, ng isang mahalagang gawain na lisanin ang sanctuary at humanap ng paraan para sa lunas. Ang mga eksena ay hindi magkakaugnay. Baka sila ang gustong ipakita ni Athena kay Alex. Sa wakas, nakita niya sina Athena at Artemis na natuklasan ang isang malaking sinaunang libingan. Habang nagbabago ang eksena, tila nakita ni Alex ang dalawang malalaking sinaunang salita na nagsasabing Human Sovereign. Natuklasan kaya ni Athena at ng kanyang kapatid na babae ang Human Sovereign Tomb. Nagulat si Alex. Pagkatapos, nakakita si Athena ng isang spell formation. Ang kakaibang bato na nakuha niya mula doon ay nagkaroon ng masiglang reaksyon. Pagkatapos, hindi maipaliwanag na dumating ang dalawang magkapatid sa Infernal Realm. Sa Infernal Realm, ang dalawang magkapatid ay nakatagpo ng pag-atake ng isang misteryosong tao. Sa katunayan iyon ay isang puppet immortal. Pagkatapos noon, pagkatapos mahuli ng mga puppet immortal si Artemis, ang nasugatan na si Athena ay nakilala ang isang lalaki. Siya ang master ng Brahmin sect. Iniligtas ng sect master na ito si Athena at sinabihan siya ng maraming impormasyon kasama ang pinagmula ng mahiwagang bato na nakamount sa kanyang setro. Ang batong iyon ay isang fragment ng Six Eternities. Isa ito sa mga fragment na nakakalat sa buong mundo matapos sirain ng Grand Emperor Rowan ang Six Eternities. Nakapasok lang sina Athena at Artemis sa Infernal Realm dahil sa fragment na ito. Dito natapos ang impormasyon sa setro. Bagamat hindi ito kompleto, inihayag nito ang mahalagang impormasyon. Halos maiisip ni Alex ang mga hindi kilalang lugar. Gayunpaman, ang sangkot na partido lamang ang makakaalam ng mas detalyadong nilalaman. Kaya, mabuting tao talaga si Athena. Ngayong ibinigay na niya sa akin ang fragment ng Six Eternities at bumalik sa sanctuary ng mag-isa, mabubuhay pa kaya siya ng normal.
Hindi alam ni Alex at hindi rin ito mahuhulaan. Ang pagkakaiba ay masyadong malawak. Masyadong magkaiba ang kanilang estado ng pag-iisip at pananaw sa mundo, kaya mahirap para sa kanya na hulaan kung ano ito mula sa antas na iyon. Inilagay ni Alex ang setro sa storage ring. Pagkatapos inilagay niya ang corona, golden battle suit at soul collection coffin sa lupa. Sa wakas, tumingin si Alex kay Hermione sa lupa. Napakaswerte ng babaeng ito. Ang mga tao ni Donovan ay patay na, ngunit siya ay buhay pa. Akmang lalakad na si Alex para tingnan ang malapitan ang kalagayan niya, may ilang mga yabag ng paa. May pumasok. Tawag. I-click. I-click. I-subscribe kwentong nobela. Kabanata 2226. Lumapit ang mga yabag. Hindi nagtagal, naglakad ang mga tao sa Sunset Shrine. Nakatayo doon, tumingin si Alex, only to realize na kilala niya ang mga taong dumating. Sila ay mga taong nakapasok sa Infernal Realm pagkatapos matanggap ang imbitasyon ni Faceless kanina. May 9 na tao sa kabuuan. Samantala, si Lucille at Emmerich na nakipag-usap ng maayos kay Alex ay nakakagulat na nakalista sa mga tao. Nakikita niya ang mga bakas ng mga labanan sa ilang lawak sa kanilang mga katawan at may ilang mga nasugatan. Siguradong nakatagpo sila ng Puppet Immortal sa daan. Nagulat ang mga tao nang makita si Alex na nag-iisa, walang pakialam na nakatayo sa gitna ng dambana, kasama ang mataas na upuan na minsang inupuan ni Athena sa likuran niya. Maya-maya, humikab ang babaeng tinatawag na Lucille at lumapit. Nako, ikaw pala, kuya. So, matagal ka na rito. Gaano ka nakatagal dito? Inilahad ni Alex ang kanyang kamay. Tumigil ka. Hindi kita kilala. Hindi ko kayang magsalita ng salitang kuya. Nanigas ang ekspresyon ni Lucille. Kuya, ano bang pinagsasabi mo? Hindi ba't napag-usapan namin ang lahat ng kami ay pumasok? Baka naiinis ka pa rin sa ginawa namin sa'yo noon. Pinilit kami ng Faceless na gawin ito. Nagpanggap lang ako. Hindi sumagot si Alex. Naging malamig ang kanyang mga mata. Dahil nasa kamay ni Alex si Nila, naglakas loob siyang kunin ang toro sa pamamagitan ng mga sungay at harapin ng mga taong tulad ni Donovan at Faceless. Pinili pa niyang labanan sina Athena at Artemis ng direkta kaya hindi siya nagpakita ng respeto sa iilang imminent immortal ng mga taong ito. Gayunpaman, hindi iyon naisip ng ibang mga tao. Ito ay isang magsasaka sa isang tradisyonal na damit. Tila narinig na ni Alex ang pagpapakilala noon na sinasabi na ang taong ito ay pinangalan ng Rain Swallow, isang cultivator na nanghuhuli ng demonyo mula sa Profound Sect. Sa sandaling ito, sinilip niya ang paligid ng Sunset Shrine at sinabing, haha, ano ang silbi ng pakikipag-usap ng walang kaparekon sa ganitong uri ng nilalang na parang langgam? Ang malaking shrine na ito ay mukhang napaka-misteryoso at sinaunang may ganap na magkakaibang mga estilo. Siguradong may maganda. Lahat maghiwa-hiwalay at hanapin ito. Ito ay pag-aari ng makakahanap nito. Sa sandaling sinabi niya yon, ang grupo ng Siam ay nagkalat sa lahat ng direksyon tulad ng mga lobo upang hanapin ito. Sa kasamaang palad, ito ay isang dambana na ginawa ni Athena. Dati, partikular itong naglaan ng lugar para makapagpahinga si Athena sa loob. Maliban sa Goddess of Victory suit na taglay ni Athena, wala nang iba. Mula sa ibang pananaw, ang dambanang ito ay ilusyon. Isa itong dambana na makikita at mahahawakan lamang pagkatapos ng paglubog ng araw. Ang dambana ay mawawala sa abot tanaw kapag sumikat ang araw kaya't ang nakita ng mga tao ay magiging sira-sira pa rin. Kaya naman, ang grupong ito ng mga tao ay walang nakitang anuman. Kung tungkol sa Lost Stones kahit ano paman matagal na silang inalis ni Alex. Sa kabilang banda, ang ipinagbabawal na lugar ng Rashomon na isinaaktibo ni Athena ay umaakit sa lahat ng Puppet Immortals. Pagkatapos, pinunasan silang lahat sa isang iglap. Sa wakas, kahit na ang dugo at laman ay natunaw din at itinapon sa pagbuo ng spell. Ngayon ang loob ng dambana ay malinis na walang anuman. Kahit na ang setup ng banal na bakal at holo sa loob ng ipinagbabawal na lugar ng Rashomon ay nawala. Paanong wala talaga? Imposible. Ito ay ganap na imposible.
Napakaganda at katanji tangi ng dambanang ito. Ang may-ari ay talagang isang napakahusay na big shot. Kahit na may iniwan lang ang may-ari, ito ay higit pa sa sapat para sa amin. Sa tingin ko may nakatalo na sa atin. Ang mga salitang iyon ay malinaw na nakadirekta kay Alex. Sa isang iglap, lahat ng siyam na tingin ng mga tao ay nakatutok kay Alex. Lumapit si Rain at sinabing, Brat, dali-dali mong ilabas ang mga bagay na nakuha mo sa shrine na ito, kung hindi, hindi ka magiging maayos. Maaari kitang ipadala upang salubungin si Hades gamit ang isang sword slash. Walang pakialam na sinabi ni Alex, hayaan mo akong payuhan kang maging mabait kung hindi ay pagsisihan mo ito. Nagbabanta ka ba sa akin? Lumapit si Lucille para maglaro ng mabuting pulis. Kuya, huwag kang tanga. Gaya nga ng kasabihan, ang kabayaran ng katakawan ay kamatayan. Hindi mo dapat mawala ang iyong buhay ng walang anumang dahilan para lamang sa ilang hindi makatarungang kapalaran. Bilisin mo at ilabas mo sila. Kung hindi, mamamatay ka talaga. Sinulya pa ni Alex ang mga tao at sinabing, kung sasabihin kong hindi ko sila kinuha, maniniwala ba kayo sa akin? Tanging pipi asterisk sa lang ang maniniwala sa'yo. Ilabas mo agad sila. Anong kalokohan ang sinasabi mo? Hanapin lamang ang mahiwagang treasure storage sa kanya. Purahin ang selyo at ibuhos ang lahat ng ito upang tingnan. Hindi ba magiging malinaw ang lahat? Magandang ideya, sumasang-ayon ako. Ang nagsalita ng mga huling salita ay ang nakatatanda ni Lucille, si Emmerich. Pumunta ka. Dalawang tao sa siyam na tao ang nanguna at nagmamadaling lumabas. Kabanata 2227. Ang isa ay si Rain Swallow habang ang isa ay si Emmerich Goldilocks. Huwag mo muna siyang papatayin. Buhayin mo siya, sabi ni Rain. Maraming puppet immortal na bangkay sa labas, ngunit wala man lang kaming nakitang piraso ng Lost Stone. Tanungin natin siya kung ano ang nangyayari. Sige. Agad na lumapit si Rain kay Alex at inatake ng horsetail wisp, pinigilan si Alex. Samantala, nakipag-away kaagad si Emmerich gamit ang mga hubad na kamao. Nakatayo doon si Alex, hindi kumikibo. Iniisip pa ng karamihan na natakot ang taong ito. Pagkatapos ng lahat siya na may mahinang antas ng paglilinang ay kailangang harapin ang magkasanib na pag-atake ng dalawang imminent immortal expert, sina Rain at Emmerich. Kung ibang tao, ganoon din ang magiging reaksyon ng tao. Ngunit sa paglipas ng panahon, biglang lumabas sa dibdib ni Alex ang isang Maybird na gininto ang parang buntot at sumampal ng malakas. Wham! Agad na pumutok ang horsetail ni Rain mula sa sampal. Hindi lang iyon, nabasag ng buntot ang depensa ni Rain at sinampal siya ng malakas sa mukha na nagpalipad sa kanya. Samantala, si Emmerich, na bahagyang mas mabagal, ay nakatanggap ng isang malakas na suntok. Ang Maybird na gininto ang buntot ay naging isang matalim na espada na tumusok sa kanyang lalamunan. Whoosh! Ang buntot ay binawi. Siyempre, iyon ang buntot ni Nila. Malakas na bumagsak si Emmerich sa lupa. Kung ito ay isang ordinaryong tao, tiyak na hindi sila makakaligtas na may butas na lalamunan. Gayunpaman, si Emmerich ay isang mahusay na cultivator sa imminent immortal realm na may napakalaking life force at malakas na regenerative na kakayahan. Hindi siya namatay, ngunit napahawak lamang siya sa kanyang lalamunan habang desperadong humingi ng tulong kay Lucille upang mailigtas siya nito. Kung tutuusin, hindi man siya pansamantalang namatay sa naturang pinsala, mamamatay pa rin siya kung walang mag-aalaga sa kanya. Sa kabilang banda, ang ibang mga tao ay tumingin kay Alex nang may pagtataka. Ano ang nangyayari? Malinaw ba ninyong nakita ang bagay na bumubulusok sa kanyang dibdib ngayon? Parang buntot. Anong uri ng buntot iyon? Demonyo ba talaga ang lalaking ito? The asterisk man, para siyang demonyo. Lahat, sama-samang umatake. Galit na sigaw ni Rain na kakabangon lang. Malubhang nasugatan ang kanyang bibig at nabali ang kanyang ilong dahil sa sampal. Matapos magdusa ng ganoong malaking pagkawala, paanong hindi siya magagalit? Gayunpaman, ang sitwasyon bago si Alex ay biglang nagbago sa sandaling ito, isang Ben-Ares dragon na nababalutan ng berdeng gintong kaliskis ng dragon at isang nakakatakot na aura ang lumabas sa kanyang katawan.
Napakalaki ng katawan. Ang pagtitig lamang dito ay magpapadala ng panginginig sa gulubad ng mga tao. Dagendong. Galit na umungol si Nila at nagunat ng Dragon Claw sabay hawak sa kamay ni Rain. Pagkatapos inipit niya siya sa lupa ng malakas. Gulat na gulat si Rain. Siya ay nanghuhuli ng mga demonyo sa buong buhay niya at kadalasang ipinagyayabang sa iba na gusto niyang makahuli ng dragon. Kahit na totoong dragon iyon, kailangan nitong humiga sa harap niya. Ngunit ngayon, naipit ng Dragon Claw ni Nila si Rain sa lupa at hindi siya makagalaw. Agad namang nabigla si Rain hanggang sa namutla ang mukha niya at may umagos na ihi mula sa pantalon niya. Ito ay isang Benares Dragon. Ito ang Benares Dragon mula noon. Di bakit kasama niya ang brat na ito? Hindi kaya pumirma ng kontrata sa kanya ang Benares Dragon? Tawag. I click. I-click. I subscribe kwentong nobela. Kabanata 2228. Nakakahiya na hindi tumugon sa uri. Dahil gusto nila ang storage ring ko, walang dahilan para hindi ko sila gusto. Nila, kunin mo lahat ng mahiwagang treasure storage sa kanila. Walang pakialam na sinabi ito ni Alex, ngunit hindi niya hiniling kay Nila na patayin sila ng sabay-sabay. Hindi pa rin niya alam kung saan pupunta kung gusto niyang umalis sa Infernal Realm. Sa napakagandang pagganap ni Nila, wala ni isa sa siyam na taong naruroon ang nangahas na harapin siya ng direkta. Gayunpaman, papatayin sila nito kung hihilingin niyang kunin ang mahiwagang imbaka ng kayamanan ng maagap. Talaga, sa sandaling kinuha nila ang mahiwagang imbaka ng kayamanan, ang lahat ay mukhang nawala ng kanilang mga anak. Nakakadurog ng puso. Inawakan ni Lucy lang kanyang singsing na imbakan, nag-aatubili na iniabot at nagmakaawa kay Alex. Kuya, nandoon sa loob ng ring ang dot ko at pinaghirapang ipon. Pakiusap ko. Maawa ka at huwag mo silang alisin, okay? Maaari mong hilingin sa akin na gawin ang anumang gusto mo. Kung sa tingin mo ay nahuhuli sa iyong mga mata ang aking kagandahan, gagawin ko. Agad na hinawakan ni Nila ang singsing sa kanyang kamay at iniabot kay Alex. Bakit hindi mo sinabi kanina? Panginoon ko, narito ka na. Hindi man lang ito nilainggan ni Alex at iniligpit ito kaagad. Matagal nang binura ni Nila ang bakas ng kaluluwa dito. Noon lang lumitaw ang unang kislap ng bukang liwayway sa kalangitan ng Infernal Realm. Dumating na ang pagsikat ng araw. Kasabay nito, ang Sunset Shrine ay hindi maaaring umiral sa ilalim ng araw o matugunan ng liwanag na parang ito ay isang mirage. Sa sandaling sumikat ang unang sinag ng sikat ng araw sa dambana, unti-unting nawawala, nagtatago sa liwanag. Nakita nilang lahat na ito ay naging isang lawak ng sira-sira ng mga guho. Ah! Paanong nangyari ta? Biglang nawala ang palasyo. Hindi naman dapat. Paano mangyayari ang kakaibang bagay? Nahawakan ko lang ang dambana. Iyan ay isang tunay na pag-iral kaya talagang imposible na ito ay isang peking. Hindi kumibo si Alex. Sa katunayan, namangha siya sa napakalaking dambana na umiiral sa pagitan ng katotohanan at ilusyon na parabang ito ay nakatago sa isang kahaliling dimensyon. Gaano karaming lakas ang kailangan nito? Kaya naman, ito ay isang uri ng himala. Gaano kaya kalakas ang mga miyembro ng banal na tribo tulad ni Athena at ang iba pa? Talagang inaabangan niya ito. May alam ba sa inyo kung paano makaalis dito? Tanong ni Alex. Walang sino man, gayunpaman, tila nakakaalam. Ang lahat ay nakapasok sa Infernal Realm sa unang pagkakataon habang isang matandang lalaking pape ang nagdala kay Alex dito. Maaari na niyang kumpirmahin na, sa katunayan, ang matandang lalaking pape ay nasa ilalim din ng kontrol ni Athena. May nagsabi, hahanapin natin ang faceless ngayon. Siya ang nagdala sa atin dito kaya siguradong alam niya kung paano lumabas. Sabi ni Alex, there's no need to find him. Patay na siya. Ano? Patay na siya. Kung gayon pumunta at hanapin si Donovan Orlando ng Sunshrine. Siya ang young master ng Sunshrine na may matayog na katayuan at walang katapusang mapagkukunan. Dapat may solusyon siya, suhestyon ng iba. Umiling muli si Alex. Hindi na kailangan panghanapin siya.
Si Donovan Orlando ay unang umalis sa pamamagitan ng isang espesyal na pamamaraan, samantalang ang iba pang mga disipulo ng Sunshine ay patay na lahat. Ano? Kabanata 2229. Huling naghiyawan ng mga tao. Hindi ito dahil sa pagkamatay ng mga alagad ng Sunshine, ngunit maaaring umalis kaagad si Donovan Orlando nang hindi dumaan sa teleportation portal. Ang gayong kakayahan ay sadyang napakalakas. Pagkatapos narinig ni Alex ang tungkol sa kadakilaan ni Donovan mula sa mga salita ng karamihan. Siya ay isang beses sa isang buhay na henyo sa paglilinang at kilala bilang ang pinili. Dahil sa swerte, naakit niya ang lahat ng uri ng swerte at walang katapusang mahiwagang kayamanan sa kanya sa lahat ng paraan. Sinabi pa na ang Sunshine na sa una ay hindi isang makapangyarihang sekta ay umakyat sa nangungunang mahusay na sekta sa Western Ridge dahil sa hindi kapani-paniwalang swerte ni Donovan. Kahit na ang mga santuwaryo na may pamana ng 10,000 taon tulad ng Yorkshire Palace ay kailangang magpakita ng paggalang kay Donovan. Bukod dito, nagkusa silang ibigay ang banal na dalaga, si Ince Larkin, kay Donovan bilang kanyang kasosyo sa paglilinang. The Holy Maiden of Yorkshire Palace is going to become Donovan Orlando's cultivation partner. Medyo nagulat si Alex. Hindi ba iyon ang hubad na babae na aksidente niyang nasungkit sa Yorkshire Palace? Kahit kailan ay hindi niya inaasahan na siya ang magiging fiancé ni Donovan. Nakasuot pa rin siya ng bra ng Holy Maiden. Kehe. Ang B-asterisk starred na ito na si Donovan Orlando ay sinubukang looban ng aking Chaos Beads. Kinalaban ko siya sa pamamagitan ng pagnanakaw sa kanya sa huli. Ang paghihiganting ito ay hindi mabubura. Emph. Kung mahihirapan siya, ipapakita ko sa kanya ang bra para mainas siya. Pinsang naisip ni Alex ang ganoong eksena, hindi lang siya nagkaroon ng konting anticipation, pero umaasa siyang darating ang lalaki para hanapin siya. Sa sandaling ito, biglang sinabi ni Lucille, nang dinala tayo ni Faceless kanina, nagmarka ako kung nandoon ba ang teleportation portal. Kung gayon, magmadali tayong bumalik upang tingnan. I don't want to stay in this hellish place for a moment longer, mahinang sigaw ni Emmerich. Ang buntot ni Nila ay tumusok sa kanyang lalamunan, ngunit nagawa niyang manatiling buhay sa matinding kahirapan. Ngayon, hiling niya na sana ay makabalik na siya sa sekta para hindi na niya muling makilala sina Alex at Nila. Natroma siya nito ng husto. Hindi man lang ninais ni Alex na patayin ang mga taong ito. Ngayong gabi, higit sa sapat ang mga patay sa Sunset Shrine. Lumingon si Alex para tingnan si Hermione. Nakapagtataka, gumaling na ang sugat sa katawan niya. Ang kapangyarihan ng mga batas na umiral sa kanyang sugat ay kakaibang naglaho. Si Nila, na muling bumalik sa anyo ng babae, ay nagsabi sa pamamagitan ng telepathy, nang i-activate ni Athena ang formation blueprint sa ipinagbabawal na lugar ng Rashomon kanina, tiyak na pinukaw niya ang mga batas at nilinis din ang kapangyarihan ng mga batas sa kanyang sugat. Napakaswerte ng babaeng ito. Matyaga siya. Maya-maya, parang may natuklasan siya. Ang babaeng ito ay tila mula sa tribo ng Ninetales. Napangiti si Alex. Ito marahil ang dahilan kung bakit siya tinanggap ni Zena Stormer bilang isang alagad. Oo nga pala, may nakita akong senior dito. Siya ang disipulo ng aking ama dito at siya ay mula rin sa linya ng Ninetales. Sinuri ko ang kapangyarihan ng kanyang bloodline. Ito ay lubhang kakilakilabot. Bilang karagdagan, ang taong ito na pinangalan ng Hermione Yggdrasil ay miyembro ng Plenilon Sect. At sabi ng chismis na ang nagtatag ng Plenilon Sect ay si Chantel C., isang eksperto mula sa Phoenix Sect noong sinaunang panahon. Napabuntong hininga si Nila. Chantel C. Tanong ni Alex, kilala mo siya? Umiling si Nila. Nakarinig ako ng mga chismis ngunit hindi ako nagkaroon ng pagkakataong makilala siya. Siya ang unang asawa ni Grand Emperor Rowan at kilala bilang Ninetales Empress. Kahit na hindi siya isang Heavenly Emperor, hindi siya gaanong naiiba sa kanya. Sa hindi inaasahan, nakapagtatag pa siya ng sekta dito. So, she must be a supreme big shot, right? Pagkatapos ng lahat, siya ay isang pag-iral na maaaring magdala ng hindi mabilang na mga santuwaryo sa kanilang mga tuhod sa pamamagitan lamang ng paglalahad ng kanyang pangalan.
Sa halip ay nabigla si Alex sa sinabi ni Nila. Hindi niya inaasahan na magiging ganoon kalalim ang background ni Chantel. Sa sandaling iyon tuluyang nagising si Hermione. Nang maglaon, nagkaroon ng pagkakataon si Alex na magtanong sa kanya. Hermione Yggdrasil, tanungin kita. Noong pinilit ng iyong Plenilon sect ang pamilya Usoro at ako na umatras sa Misty Swamp, ano ang nangyari sa pamilya Usoro pagkatapos? Dahil kagigising lang ni Hermione ay medyo nalilito pa rin siya. Inawakan niya ang kanyang dibdib. Ako. Okay. Pumanggo si Alex, oo, ayos ka lang. Ikaw ba ang nagligtas sa akin? Nagkibit balikat si Alex at naisip, sa katunayan, maswerte ka. Ngunit iyak na hindi ko ito itatanggi. Nakahantad ang katawan ni Hermione habang punit-punit ang kanyang damit. Kaya nagmamadali siyang naglabas ng isang piraso ng damit mula sa mahiwagang imbaka ng kayamanan upang takpan ang sarili. Hindi ko alam ang tungkol sa iba pang pamilya Usoro, ngunit nakuha ng Plenilon sect si Frostine Usoro. Tawag. I-freak. I-click. I-subscribe kwentong nobela. Kabanata 2230. Ano? Nagulat si Alex. Kung nakuha ng Plenilon sect si Frostine, mabubuhay pa kaya siya noon? Kailan siya nahuli? Paano siya nahuli? Kaugnay nito, walang itinago si Hermione Yggdrasil nang hindi niya alam kung nagpapasalamat siya kay Alex sa pagliligtas sa kanyang buhay. Sinabi ni Hermione kay Alex na pagkatapos siyang iligtas ni Sienna, nagpakita siya kaagad sa labas ng Misty Swamp. Nahuli si Frosty nang makilala niyang muli ang master ng Plenilon sect, si Jensen Springer. Nabalitaan niyang si Frosty nang nagkusa na mahuli para mailigtas ang kanyang kapatid. Wham! Binasag ni Alex ang lupa gamit ang isang suntok at biglang nagukay ng napakalaking butas. Napakabait ng senior sa kanya. Ito ay pareho para sa pamilya Usoro. Bagamat may ilang dissident sa pamilya, karamihan sa kanila ay iginagalang siya, ang Young Master. Ang matanda, lalo na, at ilang mga kaapo-apuhan ay handang bayaran ang halaga ng kanilang buhay para sa kanyang kapakanan. Totoo rin na kung hindi dahil sa kanyang presensya, maaaring maayos pa ang pamilya Usoro. Kailangan ko siyang makita, patay man o buhay. Kung may nangyaring sako na kay Senior, ipapalibing ko ang buong Plenilon sect kasama niya. Si Richard Asterisk. Ang Infernal Realm ay hindi malaki. Hindi bababa sa hindi katugma sa Spiritual Valley Dungeon na pinasok niya sa unang pagkakataon. Pagkatapos ng lahat, ito ay isang makatarungang lugar upang i-seal ang mga puppet ng Brahmin sect. Ang labanan ni Athena ay tila dinala ang lahat ng contaminadong puppet immortals sa Sunset Shrine na hindi man lang sila nakatagpo ng kahit isang papay nang pumunta ang grupo upang hanapin ang marka ni Lucille. Makalipas ang kalahating araw, dumating ang mga tao sa destinasyon. Sa sandaling makarating sila, alam ni Alex na natagpuan nila ang tamang lugar. Nagkaroon ng malakas na pagbabago-bago ng special na may ugnay na enerhiya. Hindi nagtagal, nakahanap siya ng formation blueprint para sa teleportation portal. Habang nakatayo sa formation blueprint, napansin ni Alex na nagbubuga ng init at nanginginig ang fragment ng Six Eternities na ibinigay sa kanya ni Athena. Dapat ay may naramdaman ito at nag-trigger ng chain reaction na naging dahilan upang lumiwanag ang mga komplikadong pattern ng talisman ng pagbuo ng blueprint sa lupa. Ito ay ano ang isang komplikadong pagbuo ng blueprint? Ito ay kahit isang daang beses na mas advanced kaysa sa formation blueprint rune na inukit ng Crazy Crone. Ito ay walang alinlangan na minsan sa isang buhay na pagkakataon. Agad na isinantabi ni Alex ang lahat ng nakakagambalang kaisipan at itinoon ang kanyang isip. Nakipag-ugnayan siya sa mundo upang makamit ang ganap na katahimikan. Tila ang mga monghe na iyon sa pagmumuni-muni. Ngunit sa isang mas malalim na kalagayan. Ang mga rune ng formation blueprint ay mabilis na lumiwanag habang sumusunod sa isang hindi mailarawang pagkakasunod-sunod. Gayunpaman, naramdaman ni Alex na ang pagkakasunod-sunod na ito ang tunay na core ng pagbuo ng blueprint. Ngayon, wala siyang paraan para unawain ang mga ito ng isa-isa, ngunit maaari niyang itatak ang prosesong ito sa kanyang isipan sa pamamagitan ng kanyang superior memory. Buzz!
Unti-unting bumukas ang isang teleportation portal nang lumiwanag ang lahat ng Ron. Binuksan ni Alex ang magkabilang mata at binawi ang kanyang espiritual na kamalayan. Kasalukuyan niyang naiintindihan na ang isang fragment ng Six Eternities ay inilibing sa ilalim ng Formation Blueprint. Sa kabaligtaran, ang kinakailangang kondisyon para ma-activate ang spell formation ay nagtataglay ng fragment ng Six Eternities. Ngayon, biglang may naintindihan si Alex. Sa katunayan, ang dahilan kung bakit maaaring alisin ng Faceless Dweller ang mga tao sa Infernal Realm ng mas maaga ay dahil sa pagsang-ayon ni Athena. Nagbigay pa siya ng kamay. Kung hindi, ang portal ng teleportasyon ay hindi kailanman magbubukas. Kaya naman, gumawa si Athena ng avatar para lumabas bilang mask at pumasok sa team ng Faceless. Hindi niya maintindihan kung bakit kailangang gawin niyo ni Athena. Ngayong patay na siya, hindi alam kung nabubuhay pa ang kanyang kaluluwa. Ang lahat ng ito ay naging medyo misteryo. Para naman sa Faceless. Oh well. Iyon ay sa katunayan, si Artemis. Ngunit bakit siya tumakbo palabas para ipatawag ang napakaraming tao sa Infernal Realm? Isa na namang misteryo iyon na hindi niya mahanap ang sagot. Whoosh! Tumaan muna si Alex sa teleportation portal. Kabanata 2231. Pagkatapos naroon si Nanila, Hermione, at ang iba pang mga tao sa likuran niya. Nag-aalala si Alex sa kaligtasan ni Frostine kaya agad niyang inilabas si Hermione mula sa magubat na kanya na ito patungo sa Plenilon Sect. Hoy, gusto mong pumunta sa Plenilon Sect para iligtas siya pero mali ang direksyon mo, paalala ni Hermione kay Alex nang makita niya ang direksyong tinatahak ni Alex. Hindi tama. Napakamot ng ulo si Alex. Sa katunayan, siya ay ganap na hindi pamilyar sa lugar na ito at nagkakamali sa paligid. Saan tayo dapat pumunta kung gayon? Tanong ni Hermione, sabihin mo muna. Ano ang relasyon mo sa aking amo? Kung hindi, medyo hindi makatwiran kung dadalhin kita sa aking sekta para sa paghihiganti. Ang Plenilon Sect ay itinuturing na aking sekta at kailangan mong magbigay ng paninindigan para sa akin. Sinampal ni Alex ang ulo niya at inilabas ang isang cellphone sa storage ring. Matagal nang naubusan ng baterya ang telepono. Sa kabutihang palad, mayroon siyang mga power bank at nakapag-recharge ng baterya ng paulit-ulit sa pamamagitan ng solar energy. Ano ito? Curious na tanong ni Hermione. Dahil hindi siya isang taong nakatira sa electronic age, normal lang na hindi pa siya nakakita ng cellphone. Ito ang tawag sa cellphone. Nasa loob nito ang mga larawan at video na minsan naming kinuha ng iyong master. Ang lahat ng ito ay magsisilbing patunay para sa akin. Maya-maya, binuksan niya ang cellphone. Maraming larawan at video nila ni Dorothy ang nakasave sa loob nito. Naroon pa nga ang imahe ng kanyang quadruplets na isinilang ni Dorothy. Ito ba talaga, ang aking Panginoon? Matapos tingnan ang mga ito, tinakpen ni Hermione ang kanyang bibig sa hindi makapaniwala. Ang aking amo ay isang diyosa. Ikaw, paano ka magkakaroon ng mga anak sa aking amo? Sinila, sa gilid, malamig na ngumuso. Walang anuman ang diyosa. Ang aking Panginoon ay ang tunay na pinili ang magiging Heavenly Emperor. Langit na Emperador. Nang marinig iyon, napangiti si Hermione. Sa tingin ko hindi ko alam kung anong uri ng buhay ang Heavenly Emperor. Siyempre, ang gayong pangungusap ay simpleng mainit na hangin. Magiging katatawanan siya kung sasabihin mo sa iba. Ngunit, Ginoo, napakakapangyarihan ng aking amo kaya bakit kanya gustong gusto? Narinig ni Alex ang pagtawag nito sa kanya ng Sir kaya alam niyang naniwala ito sa kanyang pagkakakilanlan. Sa tingin mo ba ay marupok ako? Ito ay isang mundo ng pagkakaiba. Hindi mo ako matatalo ngayon. Umisi si Alex. Iyan ang maling akala mo dahil hindi kita pinalo hanggang mamatay. Sige. Sabihin mo dali. Paano tayo pupunta sa Plenilon Sect? Oo nga pala, hayaan mo akong magsabi sa iyo ng isa pang sikreto. Ang kasalukuyang master ng iyong Plenilon Sect ay peke. Ang tunay na sect master, si Jensen Springer, ang kanyang asawa at anak ay patay na. Ano ang sinabi mo?
Sa pagkakataong ito, si Hermione naman ang mabigla. Namutla ang mukha niya. May proof ka ba? Siyempre, ginagawa ko. Nakita ko na ang mga bangkay ng pamilya ng iyong sectmaster at ang testamento na iniwan niya. Kung hindi ako nagkakamali, Seth Zamora ang tawag sa iyong kasalukuyang amo. Biglang nagbago ang ekspresyon ni Hermione. Dahil masasabi ni Alex ang pangalan ni Seth, pinatunayan lamang nito ang pagiging tunay ng bagay. Nagkataon kasi na nalaman niyang kaibigan ng kanilang sectmaster si Seth. Nakilala niya ito noon at partikular na nagbuhos ng tsaa para sa kanya. The asterisk man. Hindi katakataka na naramdaman ko na ang kasalukuyang sectmaster ay tila kakaiba sa dati. Kaya siya pala ay isang impostor. Papatayin ko siya para ipaghiganti si Senior Sectmaster at ang kanyang asawa. Nagkaroon ng mali sa naagrabyado, madugong hitsura. Baka gusto niya ang anak ni Seth. Hindi na naghintay si Hermione ng isa pang sandali, agad na sinabi, malayo ito sa Plenilon Sect. Aabutin kami ng isang buwang paglalakbay sa paglalakad. Pumunta tayo sa Race City sa Western Ridge. Mayroong isang long-range teleportation portal doon. Makakarating tayo doon sa loob ng 3 araw sa pamamagitan ng paghiram ng teleportation portal. Kasabay nito, ang ilang mga tao ay agad na sumugod sa Race City. Gayunpaman, bago sila makalabas sa kagubatan, nakatagpo sila ng isang ganap na bagong sitwasyon. Isang babae ang hamarang sa daan nila. The asterisk man pervert. Sumunod ka sa akin pabalik sa sekta. Tawag. I click. I-click. I subscribe kwentong nobela. Kabanata 2232. Ang tao pala ay ang Holy Maiden of Yorkshire Palace, si Ince Larkin. Agad namang nalungkot si Alex nang makita niyang biglang sumulpot si Ince. Ang mga mata ni Hermione, sa kabilang banda, ay kumikinang at isang chismis na tingin ang nagningning sa kanyang mukha. Ha! Pervert! Hindi ba ito si Ince, ang banal na dalaga mula sa Yorkshire Palace? Narinig ko na siya ay dalisay at marangal at ikakasal siya kay Donovan Orlando, ang batang master ng Sunshrine, sa kalahating taon. Ngayon, kinahabol niya ang isang lalaking tinatawag nilang pervert. Napakagandang anekdota. Sir, hindi po kayo lihim na natulog sa Holy Maiden of Yorkshire Palace, di ba? Nang marinig ang mga ganoong salita ay lalong namula si Alex. Walang nangyaring ganyan. Isang hindi pagkakaunawaan lang. Gayunpaman, hinugot na ni Ince ang kanyang espada at itinutok si Alex. Maling pagkakaunawaan man ito o hindi, sundan mo ako pabalik sa sekta at ipaliwanag ito sa harap ng aking Panginoon upang patunayan ang aking kawalang kasalanan. Awkward na sabi ni Alex, it's just a small misunderstanding, so what's there to explain? Beauty, ang pagpapaliwanag sa bagay na ito ay magpapalolo lamang. May kailangan pa akong asikasuhin kaya ipagpaumanhin ko ang aking sarili. Sa kaibuturan niya, alam na alam niya ito. Kahit na ito ay isang hindi pagkakaunawaan, si Ince ay nakilala siya bilang isang pervert. Bukod dito, kailangan niyang patayin siya. Nakatingin nga kasi siya kay Ince mula ulo hanggang paa. Nahawakan at niyakap pa siya nito. Kung pupunta siya sa Yorkshire Palace, paano pa siya mabubuhay? Kailangan mong bumalik sa akin ngayon. Sobrang lamig ng mukha ni Ince. Pinsang naalala niya ang banal na dalaga na hindi siya naiintindihan ng mga tao sa sekta na pinipigilan ang galit ng libo-libong tao, bulok na itlog at dumura, hindi niya maiwasang makaramdam na gusto niyang hiwa-hiwalayan si Alex. Ang B-asterisk star na ito ang naging sanhi ng lahat ng ito. Si Hermione na tila hindi comfortable kay Ince ay inginisyon siya sa gilid. Ince Larkin, hindi ba dapat ay dalisay ka, marangal, at sakay sa iyong mataas na kabayo? Anong mali? Bakit ka ba galit na galit? Inawakan ka ba ng asawa ng aking amo o nawala ang iyong pagkabirhen? Mainam pa rin na pag-usapan ng privado ang mga ganitong bagay. Ince Larkin, notorious ka kung dadalhin mo sa table. Hindi mo ba naisip ang kahihinatnen? Gusto mo pa bang pakasalan si Donovan Orlando? Namutla ngunit galit na galit ang mukha ni Ince. Naiisip na niya ang mga nakakatakot na kahihinatnen noon.
Gayunpaman, ibinigay sa kanya ng kanyang amo ang ganap na utos na kailangan niyang buhayin si Alex para sa isang paliwanag. Kung hindi, siya ay ipapako sa haligi ng kahihiyan at ang kanyang cultivation base ay makukuha. Sa paghahambing, ito ay mas mahalaga. Ayaw mong umalis kasama ko. Mabibihag lang kita pagkatapos. Pagkasabi pa lang ni Ince ay bigla siyang tumalon sa langit para sunggaban si Alex. Ano ba ang nakakainis na peste na ito? Magwala ka. Single ni Nila. Tiyak na hindi siya madaling pakisamahan. Isang hari ng Benares Dragon na kadalasang nakasakay sa kanyang mataas na kabayo, galit na siya dahil nang ahas si Ince na insultuhan si Alex. Sa hindi inaasahang pagkakataon, ngayong naglakas loob siyang salakayin si Alex gamit ang espada sa kanyang kamay, karapat-dapat siyang mamatay. Nang makitang sumuntok si Nila na may nakakagulat na chi energy at napakalakas na kapangyarihan, bumilis ang tibok ng puso ni Alex dahil hindi itinuturing na omnipotent ang cultivation base ni Ince. Kung tatanggapin niya ang suntok ni Nila, ang kanyang paglilinang ay mauubos kahit na hindi siya mamatay. Nila, tumigil ka. Nagmamadaling hinaila ni Alex si Nila sa kanyang mga braso. Binawi ni Nila ang lakas ng kanyang suntok sa kalagitnaan at nabangga ang mahabang espada ni Ince bago silang dalawa ay umatras sa isa't isa. Kumunot ang noo ni Nila. Panginoon, bakit ako hinihila? Nakitulog ka na ba talaga sa kanya? After a pause, she continued, even if you've slept with her, that was her luck. Dapat siyang magpasalamat. Nakakatawa lang na lagi kanyang ginugulo. Ito ay isang tipikal na halimbawa ng mga relasyon sa itaas ng hustisya. Si Nila ay nagtataglay ng isang karakter na tutulong kay Alex hanggang sa huli kahit na pinatay niya ang mga inosente ng walang habas. Itim at puti. Mabuti at masama. Mahalaga ba iyon? Sorry, kalokohan lang ang lahat sa akin. Kabanata 2233. May natitira pang konsensya sa kanya si Alex kaya sinabi niya kay Ince, Holy Maiden Ince, it's a misunderstanding. Hindi na kailangang pag-isipan ito. Kung kailangan mong ipilit, pagkatapos ay maghintay hanggang magkaroon ako ng oras sa ibang araw at bibisita ako sa Yorkshire Palace para sa paghingi ng tawad. Medyo nagmamadali ako ngayon. Paulum. Inawakan ni Alex sa magkabilang braso sina Nila at Hermione. Agad siyang humakbang pasulong na wala sa isang iglap. Ito ay instant teleportation. Bukod dito, hindi na ito napigilan kapag na-activate niya ito. Nag-teleport lang agad si Alex. 10 milya ang layo niya nang siya ay lumabas. Galit na galit si Ince, pinadyak ang paa bago sumakay sa isang rainbow strike para habulin siya. Ang hindi alam ni Alex ay may kakaibang husay si Ince na maaaring tahimik na magmarka ng soul imprint sa katawan ng iba. Nararamdaman niya ang kanyang lokasyon hanggat hindi sila magkalayo o pinaghihiwalay ng isang special na hadlang. Kaya naman, hinabol ni Ince si Alex pagkatapos umalis sa Yorkshire Palace. Ito rin ang dahilan kung bakit naramdaman ni Alex na may isang pares ng mga mata ang nakatitig sa kanya mula sa dilim. Sa katunayan, hinabol ni Ince si Alex sa paligid ng pasukan ng Infernal Realm. Gayunpaman, nawalan siya ng malay pagkatapos pumasok si Alex sa Infernal Realm mamaya. Hindi naniniwala si Ince na mawawala si Alex sa kadiliman kaya patuloy siyang naghanap sa paligid at naghintay ng 3 araw. Sa wakas, nasaksihan niya ang kanyang pagbabalik. Talagang huhulihin kita kahit saan ka tumakbo. Sabi ni Ince sa sarili. Ngunit nakalulungkot na pagtanto niya na ang distansya sa pagitan nila ni Alex ay mabilis na lumalawak. *starred. Pervert. How can he so fast? Ayaw maniwala ni Ince. Ngunit hindi niya alam na magagamit ni Alex ang instant teleportation. Hindi niya ito maikast sa Yorkshire Palace. Ngayon, hindi lamang nagkaroon ng mga paghihigpit sa pagbuo ng spell, ngunit ang paliwanag sa Six Eternities bilang ang buod ng pagbuo ng Complex Formation Blueprint ay nagbigay daan sa kanya na magkaroon ng bagong pangunawa sa Spatial Arcana. Natutunan at inilapat niya ito ng pragmatically sa pamamagitan ng pagsasama-sama ng kaalaman na nakuha niya mula sa instant teleportation.
Bilang resulta, ang distansya ng instant teleportation ay naging mas malaki at siya ay naging mas mabilis hanggang sa punto na ito ay hindi kapanipaniwala. Sa bandang huli, kinumpirma ni Ince na hindi na niya ito maabutan sa maikling panahon. Napatapak niya ang paa niya dahil sa galit. Aking Panginoon, ang iyong pag-unawa sa Special Arcana ay nagiging mas malalim, sabi ni Nila kay Alex. Kung mas pinuhin mo pa, makatawid ka sa bangin at maaabot ang antas ng Terrain Stride. Pagdating ng oras, ang anumang karagdagang distansya ay hindi na isang distansya. Naintindihan ko lang ng kaunti ang spell formation sa teleportation portal kanina. Hindi ko talaga alam na ang taong maaaring bumuhit ng blueprint sa pagbuo ng spell ay magiging napakalakas. Nakangiting sabi ni Nila, My Lord, there's no need to mind. Ang maaaring mag-setup ng spell formation ay tiyak na isang walang katulad na master. Maaaring si Grand Emperor Rowan iyon dahil siya ay isang divine formation na grandmaster sa ikasyam na antas ng divine formation. O baka mas transcendent pa. Naantig si Alex. Ito pala ay isang formation blueprint na itinakda ni Grand Emperor Rowan. Hindi nakapagtataka na ito ay napakahiwaga. Ilang sandali pa ay nakarating na rin sila sa Race City. Tumakbo sila sa malayong teleportation portal. Sa hindi inaasahan, ang Space Stone para sa teleportation portal ay hindi magagamit kapag hiniling. Kaya hindi ito magamit para sa teleportasyon. Kinailangan nilang maghintay hanggang bukas. Walang ibang paraan noon. Naiisip ni Alex na maghihintay pa siya ng isang buwan kaya hindi magiging malaking problema kung maghihintay siya ng isang araw. Kung gusto ng mga tao ng Plenilon Sect na patayin si Frostine, matagal na siyang patay ngayon. Sabi ni Hermione, Sir, bukas na lang tayo mag-teleport kaya magstay tayo sa inang isang gabi. May alam akong isang pinakamarangyang inn sa Race City na tumatanggap lamang ng mga bisitang may matayog na katayuan. Ikaw ang magiging Heavenly Emperor, Ginoo, kaya masangkop na manatili doon. Sa panghihikayat ni Hermione, pumasok si Alex at ang dalawa pang tao sa isang inn na tinatawag na Cloud Inn. Sa hindi inaasahang pagkakataon, dito na ulit sila nagkita ni Ince. Mukhang nahihirapan si Ince sa mga sandaling ito. Till then.